pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso, ngayon dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, "Wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon at ano ang magagawa para sa amin ng isang hari." Ang hari ng Samaria'y mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, "Takpan ninyo kami," at sa kaburulan, "Tabunan ninyo kami." Maghasi kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang Salita ng Diyos. Hanapin ang puon lagi sa harap niya manatili. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Hanapin ng puon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Hanapin ang puon lagi sa harap niya'y manatili. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay nasasaklaw buong sansinuko. Hanapin ang puon lagi, sa harap niya manatili. Alleluia, Alleluia! Ang Diyos ay naghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng Samaritano. Sa halip, ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel.
humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon.